gitera. Oo, pero walang sound tong ano ko eh. Desktop ko kaya. Keme lang. Walang sound, walang camera. Naka-live na ba tayo? Live na. Ayan, live na. Hello, good evening sa inyo. Zero viewers. So, wala si Jeff ngayon kasi may client meeting siya. So, kami naman ni Ma'am Rhea ngayon. Mm-hmm. Gumaganti siya ng absent. Ayun. Maka-mom so, naman ito. Absent ka last week. Oo nga. Na-realize. Ayun. So, yung mga first time nanonood ngayon, part 3 ito ng series natin na Freelancer's Marketing Guide. So, bali, kung hindi nyo napanood yung last 2, scroll lang kayo dito sa page. Nandito yung 1, yung branding, tapos yung 2, yung marketing. So, ngayon, ang pag-uusapan kasi natin ngayon is positioning na. So, na-brand mo na yung sarili mo, tapos na-market mo na, meron ka ng mga clients, gano'n. So, paano mo ipoposition? Ano ba yung positioning and bakit kailangan mo? Ayun. So, ayan. Ayan. May nanonood na. Hi, Chicks. Tsaka si Rose. Good evening. Oy, may tatlo na. And tapos pala. Oh, yes. Tapos, ayun. So, dahil kasi wala last week si Madam. So, bibigyan natin siya ng 4 minutes and 30 seconds na Binawasan na 5 minutes ko. Bigyan natin siya ng 5 minutes para iwan lang sa atin yung sentiments. Yung mga masasabi niya para sa last week kasi hindi siya nakasama sa atin last week. So, yun. Meron akong importanteng ginawa last week. Natulog. Sorry. Ayun. Ayun. So, since yung topic last week is marketing, siguro konting part lang kung how do I market my services? Kasi hindi naman sa pag-aano, since last year, I mean, since 2 years na, starting around May or mga February 2017, hindi na ako nag-apply ever. Nag-a-apply. Oh, diba? Oo, hindi na ako nag-a-apply. Like, ako yung direct na mag-re-reach out. Lahat ng projects ko currently it's either invites na diretso from Upwork or invites from other platform or referral or direct approach talaga ng mga kung sino-sino, kung san-san lang ako nakita. So, resulta yon ng mga marketing efforts ko. Mga marketing efforts ko prior pa. Kumbaga, nag-ano na lang siya. Nagtuloy-tuloy na lang siya kasi yung consistency talaga yung importante dito. Kailangan consistent ka. Hindi naman ibig sabihin huwag ka nang umabsent at magbakasyon at huwag ka nang magpahinga. Kasi last year, starting December hanggang February of this year, bakasyon talaga ako. Wala akong major clients, puro minor lang mga pa two hours lang ganyan. So, how do I market my services? Unang-una, alagaan niyo yung mga profiles niyo kung saan mga platforms man kayo nag-sign up. Kailangan, every time na may bago kayong jobs or may bago kayong skill set, lagi niyong i-update, lagi niyong idagdag and make sure nagmamatch siya dun sa gusto niyo talagang makuhang klase ng projects. So, ayun, mostly, na-discuss na natin yon during branding pa lang. Yun, alagaan ng mga profiles. Lahat ng profiles nyo, pati Facebook profile nyo, kung may page kayo, pati page, lahat, blogs, whatever, lahat ng profiles na meron kayo, alagaan nyo and always keep it updated kasi masipag mag-Google sa mga clients. Pangalawang way ko is yung maging active or mag-participate sa mga relevant Facebook groups na related sa niche na gusto nyo. Halimbawa ako, transaction coordinator. So, lahat ng masasearch ko sa Facebook na group ng transaction coordinator sa US, sinasalihan ko. Tapos, basa-basa, tapos kapag may nagtanong, sagot-sagot ka lang. Minsan may magtatanong doon na about, halimbawa, transaction coordinator na remote. So, sasagot ako, pag tinanong, halimbawa, one time may nagtanong, paano mag,
work as transaction coordinator remotely. Possible ba yun? Tapos sumagot lang ako na, yes, it's possible. I'm doing it for 3 years and I live in the Philippines and all my clients are US-based. Tapos, meron na mga PMs na nag-inquire ganyan na, are you willing to work with a team? Kasi we're a team of transaction coordinators nilagay in this state. Ganyan-ganyan. Ganyan. Nilagay ko yan sa positioning. Sa positioning din. So, part, pwede mo rin siyang gawing part ng marketing kasi parang ini-out mo yung sarili mo. Ilabas mo na. Pero wag masyadong apps para hindi ka naman kabusitan at baka makik ka pa sa group. Yung, wag naman yung lahat ng group, ay lahat ng post sa group, eh may comment ka tapos wala namang relevance hindi naman ginagawa. Kahit irrelevant kahit love life naman. Sinasagot mo. Nawawalan ka kasi ng relevance. Ikaw mismo sa sarili mo. As a person, as a professional, nawawalan ka ng relevance kung kalat na kalat yung pinag, ano bang tawag doon? Pinagko-commentan mo, pinag-postan mo. Kailangan. Kung walang ayos. I-concentrate mo siya sa gusto mong tahaking landas. Mm-mm. Kung ano kahit man yung gusto mong tahaking. Kahit hindi siya next step. Kunwari, basta kahit na little-little step. Kunwari, itong gagawin kong to. After another 100 steps, ay mapupunta doon sa gusto kong tahakin. Mm-mm. Okay lang yun. Kasi papunta pa rin siya doon. Pero lang. Basta kung, consistent kunwari, ka lang. Itong, kesa kung kesa mag-go one step ka tapos palihis, medyo yun yung out dun sa ano mo. Mm-mm. Kasi sayang yung effort mo. Ayon. So, any effort na gagawin mo, mag-start ka dun sa, kahit gaano kaliit, doon sa, eventually, makakapunta sa'yo dun sa Mm-mm. goal mo. True. Yun. Ayan. Tapos, pangatlo, carry lang. Basta wag lang si Jeff. Charot. Joke lang. Hindi po kami magkaaway, oh. Lagot ka pag napanag. Yari na naman ako nito pag... Ito na naman. Hindi, ganun lang talaga kami magmahalan. Tapos ayun, sa pangatlo, email or direct approach. Ito yung... Medyo ano na to. Mas concentrated na to na type ng marketing na ginagawa ko. Halimbawa, meron akong current deal ngayon, tapos TC ako sa agent na to. Tapos yung, halimbawa, listing yung sa amin. Tapos, so sa mga real estate VAs, medyo magigets to. Pero, parang ganito yung ginagawa ko. Halimbawa, TC ako sa listing side. Tapos, syempre, may buyer na yung property. Yung buyer side, yung agent niya, walang TC. So, ibig sabihin, direkta akong nakikipag-usap dun sa client ng kabilang side kasi wala siyang TC. After the deal, magpapalipas lang ako ng mga ilang monuments. Magsisend ako sa kanya ng parang short email na, "Hi, I hope you can still remember me. It was about this blah blah transaction. I noticed that you're not working with the transaction coordinator. If you need one, let me know. Keme." Tapos, yon may sasagot. Minsan sasabihin niya, tapos ngayon, tatanungin niya na ako, "How does it work?" Sabi niya ganun, are you around the area? Tapos yun, sisendan ko na siya ng short explanation, kasama na yung proposal. Like, doon sa proposal, mm-hmm. brief introduction of myself, tapos services that I offer, tapos how it works, my rates, and contact information. Ganun lang kaikli. Mm-hmm. Tapos medyo, singit lang ako doon sa ano mo. Yung mga yon yung parang cold pitching na i-discuss namin last week, ang kailangan nyo lang doon, ready kayo sa kung ano yung itatanong niya. So, kailangan meron ka talagang, ganun, katulad ng sinabi ni Madam, meron kayong ready-made na, hindi yung gagawin nyo pa, meron kayong ready-made na mga documents na isa-send sa kanya, or link, kung meron kayong website, portfolio, ganun. So, para pag nagtanong siya, paano ba yon? So, pwede mo i-send sa website mo, tapos may explainer with, may explainer video pala doon sa website. Ay, gusto ko yung sinabi mo na yan. Maiintindihan niya. Wala akong ganyan. Explainer video, gagawa ako ng ganyan. Pagawa ka sa Fiverr, marami gumagawa nun. Gawa kita, bayaran mo. Ayun. Joke. Mukhang pera. Kinuha mo akong client? Wala pang bayaran dito. Wala pang bayaran dito. Lahat libre. Ayun. So. Ayun. Ayan. So, pwede na rin siya sa papasok din siya sa positioning, pero ang part ng marketing doon is I keep my contacts na possible clients. Yung mga nagkaka-transactions ko before sa ibang deals, I keep their contacts para
Magpapalipas lang ako lang ilang moment para hindi naman masyadong mukhang hid-hid. Ewan ka, wala akong alam na rules dito, pero personal ano ko lang yun. Personal preference ko lang yun, na parang hindi naman ako masyadong mukhang habol na, hoy, nakita ko lang walang PC, pak ako agad, ganyan. Medyo nagpapalipas lang ako ng konting mga monuments, mga ilang weeks, tapos tsaka ako magsasend ng email. Oo. Mga 1 minute, ganyan. Tapos send that ko na. Dagdag natin, madam. Hindi, kasi akala nung ibang freelancers, hindi nila kailangan ng CRM. Yung, yung binagamit ng mga clients. Pero sa totoo, yung kung saan sila nag-iipon ng contacts, tsaka ng pwede mga rin gamitin notes yun ng sa mga attaches nila, ganyan. Mm-hmm. Sa hub stuff ba yun? Libre yun eh. Libre yun ang sa, ginagamit ano, ko, yung pang real estate na Zoho? Ano ba? Hindi, ano, ayan, nakalimutan ko. Nakalimutan? Bagyo, hindi marunong gadget. Wait lang. Ayun, streak. Kasi, namamanage ko na yung mga transactions ko at the same time, gagawa lang ako ng ibang pipeline for contacts. So, kung medyo related sa real estate yung keme nyo, streak, libre lang siya kung personal use lang naman. Unless, magpo-put up ka ng team, may bayad na. Ang team? Yung hub stuff naman, HUBSTAFF. Narinig na ba basta niyo siguro to? Ano siya? CRM siya na libre lang talaga. Tapos, pag yun talaga, libre siya for personal at saka for, ano, for small teams. So, kapag nag-upgrade ka ng bigger team, doon pa lang sila, doon pa lang siya lalaki talaga. Doon pa lang siya magbabayad talaga. So, maganda siya para sa, maganda siya para gamitin nyo, ipunin nyo na yung contacts nyo kasi meron siyang timeline view. So, kunwari, yung contact mo, nakita mo yung contact mo na ito yung domain niya. Kunwari, Nizza, hindi Nizza. Kunwari, Nizza at freelancingwiththeheart.com. So, nakita mo freelancingwiththeheart.com yung domain. Pag in-enter mo sa Substack, automatic niyang isa-search yung information about dun sa Freelancing with a Heart. Tapos, ilalagay niya doon sa gilid. So, meron ka ng information ng... Oo, madam, tingnan mo. Tapos, meron ka information ng ano. Tapos, may timeline pa siya. So, doon sa bayad, sa paid version, merong calls meron doon. So, diretso kang tatawag doon sa clients. Pero doon sa libre, meron siyang integration ng email. So, pag in-email mo si client, malalagay doon. So, makikita mo, pwede mong i-filter. Kunwari, last contact, last week. So, ito yung mga last week mo pa siya nakausap na wala pang follow-up. So, pwede mo siyang... Gusto ko yan. Yung strict naman kasi, naka-embed siya sa Gmail. Kaya, gusto ko siyang gamitin. Para wala na akong ibang yung open naman, app. Hindi ko pa kasi talaga siya personally natatry. Napanood ko lang kasi naghanap ako para sa... ano. So, ano siya, parang siyang integrated email. Tingnan ko nga yan. Email mo din, papasok doon. Tingnan mo, madam, tapos kwentuhan mo. Inutos. Sige. Unahan kong sino magte-testing. Ayun. So, yung part ng marketing doon is keeping my contacts and tracking them and make sure na meron kang parang at least schedule to check on them and ano, yon mas medyo mas concentrated na marketing yun. Kasi yung unang dalawang binanggit ko is bato-bato sa langit ang tamaan hit lang yun. Hit or miss, oo. So parang ikinakalat mo lang yung sarili mo sa relevant ano locations para baka sakaling may makapansin sa'yo. Ganun. Medyo papansin ng slight yung unang dalawang approach. Yung pangatlo, medyo targeted na. Yung pang-apat. Yung pangatlo, talagang uma-approach ka na sa tao. Oo. Yung parang nakasalubong mo, talagang pupuntahan mo na siya. Oo. Na nakasalubong mo niya. Na medyo nagkaroon ka ng background. Tapos alam mo na malaki yung posibilidad na kailanganin ka niya once naging aware siya na may ganun ka palang service. Mm-mm. Yun. Kasi yung ang nagiging ano sa akin dun is, wala siyang TC eh. Samantalat kami, OPTC, ako yun, di ba? Tapos siya yung kausap dati. Kong diretso, di ba? Oo, ayun. Add ko lang, na na-explain din namin dati, yung ibang clients kasi hindi nila alam na kailangan nila yun. Kasi wala siya nun eh, di ba? Tapos pag nakita niya explainer video, true, sabi niya, oo nga no, kailangan ko nun. Oo nga no, makakatulong sa akin to. O, di ba? So, oo nga no, gagaan na buhay ko dyan. Ang dami kong bit-bit na viewers may nanonood sa atin. Oh, talaga?
16. Ala, dami na. Oh, hello. 16 na. Yay! 2 digits na nanonood sa atin. Kasi nagsimula tayo, 0, no? 3, masaya na tayo. True. Tapos naging 3, ganyan. Ayun. So, yun lang yung apat na wake ko kung paano ako mag-market ng services. Tapos, syempre, kahit super busy pa, minsan-minsan, mga once in a blue moon, nagpo-post ako ng something dun sa page ko. Although, alam ko, technically, hindi ko pa siya masyadong napapakinabangan kasi mga likers ko nun, mga friends pa lang. Yung mga madam, taga yung dito ano, lang. Oo. Oh, ayun. So, wala pa siyang likers na dun sa target clients ko. Kaya, medyo hindi ko pa siya napapakinabangan. Kumbaga, nag-iipon pa lang ako ng something dun sa page ko. Tapos, tsaka ako siya naisip na i-boost sa US para. Kasi, nandun yung target clients ko eh. Kaya, uh-oh, ayun. Ayun lang naman. Madam, oh, mm. Hi. May mga nag-hi. Hi. Hello. Hi, Rose. Ayun. Diba? So, from Zimbabwe. So, yun yung marketing mo. Uy, na-miss ko to si Bubong. Naalala ko to nung mga unang part, diba? Medyo active tong mag-comment dati. Tapos yung unang mga part naman. Oh, tapos nawala siya. Oo, kachikahan natin yan dati na parang kapag may isang post, comment ka, comment ako, comment siya. Tapos, madam, ano siya? Na. Diba siya yung timekeeper natin? Pag ano? Pag kunwari, oh, diba? 1 hour na, nagsasabi siya sa comments. True. So, hello! Oh, nasa hi, Zimbabwe Gaya, siya Rose ngayon. And Jeanette. Oh, last week nasa oh, Netherlands diba? Siya. Ay, taroy. Oh, meron tayo from Pampanga. Ayan, hello! Ayan, ang saya-saya. Maya ayun pa, Benny. Ay, tama ba? hindi ko alam. Ayan, so, ayan, basta yun yan. So, positioning na tayo. O, yun lang naman yung ayan part, so, yung take ko sa medyo ano kasi, medyo manipis yung line between marketing and positioning. Oo. So, halos pwede mo nga gawing sabay na agad yan sa umpisa eh. Oo. Pero, syempre, ihiwalay natin. Pero usually, ang positioning kasi is direct approach na talaga. Ito na yung, binuksan na yung pinto. Kaya ikaw na lang yung kung paano ka gumawa ng dramatic entrance. Saka ikaw entrance yung magde-decide. Oo. Uy, may nanon na si Angela. Training ko yan. Maya pa, Bengi. Kay Kayungan. Ayan. Ano ba yan? Kala mo naman artista. Feel na feel. Hello. Hindi, diba? Ito. Si Angela watching from market while waiting for the salamin. Ayan. So, yun nga. So, ang positioning kasi, katulad ng sinabi namin last week, alam naman natin na sobrang daming clients sa buong mundo, di ba? So, yung mga nauubos, yung mga feeling nauubusan, yung pansinin yun, hindi tayo mauubusan ng client. Kasi ito, hindi, ang dami-dami. Si Madam sa real estate, hindi mauubusan yun, daming lote sa ano, di ba? Laki-laki ng space sa mabilis silang mag US pa lang yun. Bentahan. Oo. Tapos, alam mo yung nilipat lang sila ng trabaho, ibibenta na nila yung bahay ano yung nila, ganun. Mm-mm. May sinabi ka sa akin dun sa yung mga ano, yung mga sa, ano to? Yung mga sinabi mo sa akin, yung mga hindi pa nakakanood, merong Reva kami, Reva webinar kami noon, hanapin nyo na lang sa YouTube. Nung unang para, tumatak sa akin. Nung unang panahon. yun, in-explain sa akin ni Madam na kaya malakas ang real estate sa US. Correct mo na lang ako ha. So, kaya malakas ang real estate sa US dahil hindi sila masyado dun sa pamana. Yung hindi nila hindi nila iniipon yung bahay nila para ipamana. So, yun nga yung sinabi ni Madam. Pag lilipat sila ng bahay, lilipat na rin sila. Ay, ibebenta na rin nila yung, lilipat sila ng trabaho sa ibang lugar. Bebenta na nila yung bahay nila tapos bibili sila doon. Kaya mabilis yung wala yung mag-caretaker ako hindi na ako pupunta dyan sa trabaho yan kasi malayo dito. Tapos yung pag malaki na yung mga anak ko, bibili ko tong bahay. Tatlong oras. Oo. Kasi sa kanila, yun, di ba yung suburbs ang layo doon sa city? Di ba sa mga movie lang, makikita mo talaga nagpabiyahe sila. Saka para sa kanila waste of time na mag-travel ng ganong katagal para lang pumasok sa trabaho. Kasi pwede na nilang second job yung oras ng biyahe nila eh. Oo. Lalo sa US, states nila, maraming dikit-dikit lang yan eh. So, pwede ka maghanap ng trabaho sa ibang state. Kung sobrang layong state,
Siyempre, kailangan mo rin lumipat doon. Ang lalaki ng mga yan eh. Kung gusto mo mag-road trip ka every day. So, yan. Yun yung ginagawa nila. Ayun. Kaya, mataba-taba ang industry ng real estate. At saka, wala pa yatang 50%. Wala pang 50%. Hindi ko alam yung talagang stats eh. Pero based on my observation, lalo na sa mga bagong clients na nakakausap ko na first time mag-hire ng VA nila sa real estate, not just transaction coordinator, kasi sa real estate, ang dami mo nang pwedeng maging trabaho eh. Pwede ka maging VA, pwede ka maging appointment setter, transaction coordinator, social media manager, marami kang pwedeng gawin under real estate. So, wala pa yatang 50%, based sa observation ko lang ha, wala akong stat dito, disclaimer. Mga wala pang 50% ng realtors ang aware na pwede sila mag-hire ng virtual assistant. Aware na pwede, oo. Yes. Saka ano, isa pa. Kunwari yan, sa real estate yan, di ba? So, labas tayo sa real estate. Sa, mga small business. Maraming gustong small mag-start businesses. Up. Small businesses. So, isipin mo pa lang to. Di ba yung Kickstarter? Every day may na-approve na Kickstarter. May na-fund na Kickstarter. Oo. Yung mga projects na ganun. Siyempre, yung mga clients na yun, yung mga nag-invento nun, kakailanganin nila ng ano, kakailanganin nila ng tulong, pampaboost, na hindi sila makakamahal. Oo. So, yun. So, everyday may natatapos. Tapos sa US, everyday may nagtatayo ng business. Hindi naman kailangan yan na brick and mortar na business eh. So, gusto nila mag-business, everyday may tinatayo yan. Or YouTube, everyday merong mag-iisip na gusto kong mag-YouTube. Gusto maging influencer. Tapos Oo. Tatawa ako sa influencer. Sorry na. Ayan, so, ano to? Gusto maging influencer or yung sa podcast. So, gusto niya mag-start ng podcast niya or, kunwari, coach siya. Gusto niya mag-coach dun sa expertise niya. Yung maraming sobrang clients na hindi maraming ka maubusan. Maraming may kailangan. Ang at kailangan hindi lang US, lang. May UK, Canada, Australia. May Australia. Yun nga yung sasabihin ko sa'yo, di ba US ka pa? Meron ka pang Canada, meron ka pang Australia, ganun. So, yun lang yung sinasabi namin. Hindi kayo mauubusan ng client. Ang kailangan mo lang, i-niche down mo, i-himayin mo kung ano yung gusto mo. Kasi kunwari si Madam, real estate ang ano niya. Real estate ang concentration niya. So, doon siya. So, ako, kunwari ako, nag-concentrate ako doon sa mga website owners. So, isa pa yung na madali lang na everyday may tinatayo. Dahil yung website owner, hindi naman niya kailangan na may registration. Bibili lang siya ng domain. May office. Magkagawa siya ng WordPress, magbabayad. O, kahit walang office, kahit doon lang siya sa bahay niya, makakagawa siya ng website. So, yun yung target ko. Dahil nga marami. Dahil yun yung forte ko, yung natutulungan ko. So, ayun nga. So, kailangan nyo mag-focus kung saan nyo gustong mag-focus. So, kunwari, kaya yung mga akala mo na akagawa ng client dyan, charot. Maghulos din kayo. Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang. So, kumalma lang kayo. Huwag kayong magalit dun sa mga dahil hindi kayo maubos na ng client. Huwag madamot. Like yung sinabi namin last week, yung mga ganyan, hindi ano, ang feeling namin, hindi nila alam i-market yung sarili nila. Oo. True. Hindi nila ma-market yung sarili nila. Kaya nagagalit sila dun sa mga marunong kaya mag-market. Nagsistick sila sa Upwork. Or yung nagsistart pa lang. Diba? Nagagalit sila. Ayun. True. So, yun lang naman. So, diba? Yun na nga. Diba? Hindi yan maubusan. Intro pa lang ako madami. Intro pa lang yung sinasabi ko. Ang dami na natin ginilit. So, yun nga yung sinasabi ko. Intro pa lang, ginalit mo na ako. Oo nga eh. Ano pa ba? Ayan, so, madam, 23 yung nanonood. So, yun. Ano? Joke lang. So, yun. Intro pa lang. Sabi ko, ano, sa dami, di ba, ang dami-daming client sa dagat. So, hindi ka nga mauubusan ng client. Ever. Tapos, ang positioning, isang kabalulugar para makita ka ng client or para ikaw yung gustuhin ng client. So, lulugar ka ba sa pinaka-ilalim? Para nandun yung mga ancient creatures. Lulugar ka ba sa taas? Para kita mo yung mga scary fish. Mga tumatalon. Yung mga whale na tumatalon, sumisilip, ganun. Or dito ka lang ba sa shore? Para kita mo rin yung para mga safe, nandun safe. Sa sand. So, so, yun yung positioning. Saan ka?
saan ka saan ka lulugar? Saan ba ako lulugar? Parang gano'n. So, truth. Saan ka ba lulugar? So, yun. Yeah. So, madam, paumpisa natin. Well, so, para sa akin din, part ng positioning is, andito na si client. Kaharap mo na. Pero, hindi pa, syempre, hindi ka pa niya hina-hire. Paano mo ipipresenta yung sarili mo para ikaw, kumbaga may marami kang kasabay, para ikaw yung piliin niya. Or para, pag nakausap ka niya, hindi na siya mag-consider ng iba, ikaw na. Kasi usually, ang ginagawa, ang nangyayari madalas, pag may nakakausap akong client, tapos sa interview, bawa, madalas na ako nauunang interviewin eh. Tapos meron pa mga tatlo, apat, limang kasi. Oo, makikita mo doon, di ba? Sa upper. Oo. Tapos minsan sinasabi niya na parang, sinasabi naman interview ni client na, okay, ikaw yung first interview. Oo, tapos sabi niya, pagkatapos tayo mag-usap, oh sige, I let you know, mag-i-interview muna ako ng iba. Tapos, after 5 minutes na tawag siya ulit, ayaw ka na palang mag-interview ng iba, I'll go with you. O, tas di ba, tapos ang usapan. So, paano mo ma-achieve yung mga ganon? How to be me po. Charot. May nakita akong post na ganyan. Mo, how to be me. Parang ganyan. Yuck, nakakairita. Diba, so, naalala mo yung kinuwento ko sa'yo. Oo, hindi po ako si how to be me, ha? Meron parang inside joke. Magdi-disclaimer ako ulit, Nizza. Kasi baka may mga first time na manood sa akin eh. Masabihin eh, sino ba tong punyetang atribida na to? Hindi po ako si how to be me. Inside joke po namin yun kasi may nabasa akong post na how to be me. Pak, pak, pak. Kaya may boom-boom siyang ganyan. O, edi wow. Ayun ang lang. Yabang eh. Disclaimer ko. Ang tingin niya sa sarili niya. True. Ayun lang. Ayun. O, sige, tuloy mo na sasabihin mo. Tapos yung disclaimer ko. Ano naman ba sasabihin ko? Ayun. Pinanood ko yung last episode yun ni Jepo, yung seryoso yung dalawa eh. Sabi oo nga eh, tapos nagsasapawan kami, magulo lahat doon. Kami may gustong sabihin. Okay, so ngayon, yun din yung positioning, kung saan, yung parang ano siya eh, parang siyang cross between yung kung saan ka lulugar, tsaka yung boundaries mo sa sarili mo. Mm-hmm. Yung, pagkaharap mo na si client, ano na? Ganon. Yun yung sasagutin natin na tanong. Oo. Eto na, may invite ka na for interview. Kaharap mo na si client. May invite na, kukunin mo lang ba? Mm-hmm. Oo. Kukunin mo lang ba? Or ganun. Paano mo ipipilit yung gusto? Yun na, ipipilit. Kung paano mo ipaparating sa client. Paano ka magiging angat? Yung, oo. Tsaka paano mo ipaparating sa client yung gusto mong terms? Kasi pwede. Akala nung iba, hindi. Eh, oo. Diba? Pero pwede ka makipag. Pwede yun, pwede. Maximum siguro sa una, medyo kapaka-paka. Next week, oh, si Lauren gusto daw sumama. si Lauren gusto daw sumama. Ano ba, may topic na ba tayo for next week? Ang topic natin next week is entrepreneur versus employee mindset. Yung mindset kineme. Oo. Mindset channeling. Sige. Ayan. So, sige, madam. Ayun. Kasi pasensya na ngayon ako nag-Google. Sabi dito, sa website ng study.com, a positioning strategy is when a company chooses one or two important key areas to concentrate on and excels in those areas. So, ayun. Parang niche up, no? Skill up and niche up. Oo, parang... So, yun nga. Yun pa rin yun. Saan ka lulugar? Oo. Para lulugar yun, ka ba yung para sa mga... akin naman yun. Yun nga yung kanina. Na pag as a freelancer, how would you position yourself? Kasi natapos na tayo sa branding and marketing. So, parang ang perception ko dito sa kukukuda natin is, pagdating sa positioning, doon na tayo sa eto na, nakapag-brand ka na, may brand ka na, nakapag-market ka na, eto na si client sa harapan mo. Napansin so, ka ano na. Nang gagawin mo? Diba? What's next? Napansin ayun. Ka na, pero hindi mo alam kung napansin ka mag-isa or marami kang kasama. Kung marami kang kasama, napansin ka, positioning, paano ka aangat? Paanong ikaw yung pipiliin niya? True. Paano lulutang ang yung ganda? Puro blip daw.
Hindi na mo. Hindi naman masyede. Grabe naman. Ayun. Madam, pag tayo puro tawa, baka umalis sila. Ito na nga. So, ayun. Ayun si Chismis, charot. So, ito, mauna na ako Nizza, ha? Sa positioning. Sige, sige. For me, this is not about you or this is not about me. This is about the client's business and the client himself or herself. So, hindi ito yung ano ko, anong meron, na, ano ko, sino ko. Pagdating sa positioning, hindi ito about me. It's about the business and the client. So, paano ako magiging kung relevant ano yung... dun sa client at sa business niya? Oo, tama. Hindi ano yung lugar mo ako to, maganda niya? Ko, ito vital statistics ko, ganyan. Ito yung mga honors ko nung high school tsaka nung kinder. Hindi yon, walang kailalaman yon. Most articulate. Diba? Most apologetic. Batang may katangi-tanging talino. Charot. Ayun. Ayun. So, this is about the business and the client. Katulad ng sinabi mo. Sige. Sige, tuloy mo. Hindi. Katulad ng sinabi natin kasi, kapag nag-a-apply ka sa client, hindi yan dapat ako ganito ako, ito yung kaya ko, ito yung mga pinag-aralan ko, ito yung mga certificates ko. Hindi yan ganun. So, ang kailangan mo iparating sa client, kung ano yung relevance mo para sa business niya. So, ano yung madadagdag mo? Kasi, ako as a client, tas nag-apply ka sa akin, syempre, ang iisipin ko, parang, ha-hire ko ba to? Pag binayaran ko to, babalik ba sa akin yung binayad ko in terms of sales or in terms of services? So, yun yung ng client. Kasi kung hindi, kung hindi mo kayang ibalik sa kanya yung kung hindi mo siya kayang pakitain, eh bakit kanya binabayaran, di ba? So, yun lang. So, kailangan or hindi man sa puro kita, parang minsan kasi mga client value. Kailangan ng VAs, hindi para tulungan silang kumita. Lalo sa field namin, sa real estate, mostly ang clients naghahanap ng VA para i-free yung oras nila na sa halip na sila yung gagawa ng paperwork, iba na yung gagawa para yung oras nila na yun mailaan nila sa pakikipag-usap sa directly making. Sa mga clients nila. So yun, value din yun. Parang dagdag pera din yun sa kanila in a way, in a long run. Pero, ang importante, pera, ma-free yung time niya. Yun. Kaya kailangan niya ng mga VAs. Meron akong dadagdag. So, nabasa ko to nun. Sabi, bakit ba kailangan mo ng VA? Sabi niya ganun. So, baligtarin natin. Tingnan natin sa view ng client. Bakit ba kailangan ni client ng VA? So, unang-una, merong mga task na, pwede niya, yun. Yung hindi naman niya kailangan ginagawa. Oo. Na yung parang, ng oras. Meron akong, pwede siya maghanap na lang ng clients or gumawa ng pera. Tapos yung mga common, yung mga scheduling, yung mga, you know, normal na, yung mga VA na filing, stuff. Reporting, pwede niya ibigay sa VA. Tapos, yung isa pang reason kung ba't siya merong mga bagay na pag siya yung gumawa, alam naman niya gawin. Oo. Pero pag siya yung gumawa, matagal. Sayang pa rin yung oras. So, kukuha siya ng VA lalo sa na mas field mabilis. Namin yan na real estate, ang mga agent salesperson. So, pagdating sa paghahawak ng papeles, pag-organize ng things, documents, bagsak sila dyan. Pagdating sa organization, matagal. Kaya dyan. Naman nila kung kaya. So, alam nila. Ituturo nga nila sa akin kung paano . Pero, pagdating doon, hirap sila or hindi nila magawa ng maayos na katulad ng gusto alam nila kung gaano kaayos yung gusto nila, kung gaano ka-organize. Pero, hindi nila magawa ng mabilis or hindi nila magawa ng ayos. Kasi, kaya, iba yung gagawin. Kasi may skill sets na wala sa kanila na kailangan nila . Or may hati kasi, or kunwari, ginagawa mo pa to, tapos biglang may meeting na, or pwedeng i-meeting, di ba? Or kailangang i-meeting, or kailangang ligawan na client, di ba? So, mas maganda kung free yung time niya para gumawa ng bagay na makakadagdag ng value sa business niya. At kaya kung saan siya mas magaling. Oo, tsaka kaya niya binigay sa'yo. Tapos yung third, kung bakit siya VA, kasi may mga bagay na hindi niya alam gawin. Tapos alam mong gawin. Kaya siya magkukuha ng VA. So, yung tatlong yun. Kaya niyang gawin, pero hindi niya dapat ginagawa. Kaya niyang gawin, pero matagal.
or hindi niya kayang gawin. So yun yung ibibigay niya sa iyo. Doon mo i-position yung sarili mo sa ano yung kaya mong ibigay sa client. So, kunwari, may skill ako. Yun yung bullet number 2 po, anong kaya mong ibigay. So, skill ko magkilay. Mahanap ako ng client na hindi marunong magkilay. Kasi kailanganin nila ako, di ba? Parang ganun lang yung simplihan lang natin. So, meron si client, marunong siya magkilay. Kaya lang, pag nagkilay siya, 2 hours. Kasi paulit-ulit. So, pwede ko siyang i-target kasi mabilis ako magkilay. Ayun. So, yung nagigets niyo. Ayun. So, basta ganun. Yung matutulungan mo dapat siya na siya mismo. Yung katulad ng pinost ko, kung nakita niyo yung pinost ko sa group kanina, ang sabi niya, kasi kanya-kanya lang yan eh. May mga bagay na maaaring nahihirapan ka pero madali lang sa akin. O tapos, itong bagay na to, nahihirapan ako pero madali lang sa'yo. So, yun lang yun. Hanapan lang ng, kunwari, strength ni client nga. Kasi sales talk eh, si real estate. So, strength na ang sales talk, kaya mo siya mag-concentrate dun sa mga humaharap sa client. So, ikaw, tulungan mo siya doon sa likod, sa back office niya. Na kausap lang siya na kausap, ayusin mo lahat ng ano. Papeles. Ayusin mo lahat ng papeles. Ayun. Uy, may trainee ako si JB. Hello, okay. JB. Joy. Joy yung name niya, pero boy. Ayan, 23 sila. Marunong sila. Ayan. Ayan. So, ayun na nga yung pangalawang bullet point. Madami nasaktan tayo. Sorry po. Wala din kaming kilay, drawing lang. It's a drawing tie lang yun. Ayun. So, yun yung pangalawang bullet point ko. What can you offer or what can you bring to the table? So, dun ka papasok. Dun mo ipoposition yung sarili mo. Anong pwede mong ibigay kay client na mapapakinabangan niya? Tapos, pangatlo, sa positioning, para sa akin din is yung pitching. Paano mo ngayon ipipitch yung meron ka? So, alam mo na kung anong kaya mong i-offer na kailangan ni client. Tapos, pangatlo is paano mo ngayon to ipipitch para ma-realize niya na kailangan niya at ikaw yung makakapagbigay sa kanya. Madam, so, may nagkamali ako eh. Yung trainee ko pala, yun pala yung most handsome. Yan yung most handsome nasaan trainee ko. Baka magalit pag hindi ko nasabi. Oo, kailangan sabihin. Ayun. Patingin nga. Charot. Ayun. Patingin ng selfie. Patingin ng Nyelfie. I-comment ang Nyelfie. Send ang Nyelfie. True. Kung ayaw mo, i-PM mo na lang sa akin. Uy, sabihin nila, baka sabihin nila, madam, makarot tayo. Oo nga. Baka sabihin, puro kilay. Nakita mo yun, di ba? Yung nag-chismis. True. Ayun. Ayun. So, magbibigay na ako ng... Hindi, ikaw muna. Mayroon ka pa bang take sa mga points sa position? Bago tayo magbigay ng example on how, kung paano tayo mag-position sa sarili natin. Meron ka pa bang kemedyan? Inaagrihan ko lang yung ano, yung points mo. Sinisingitan ko lang yung points mo, yung napansin mo. Kumaba yung points mo. Kemedu, gano'n naman talaga yun eh. Buti nga, dalawa lang tayo ngayon nagbabatuhan. Eh, kung tatlo tayo, labo-labo na tayo. Charot! Hindi. Pero ang totoo na miss natin si Jepoy. Kasi siya yung formal sa ating tatlo. Hindi, kasi siya yung pag nagsalita na siya, matatakot ka na mag-joke. Kasi ayaw na yung sinasabi niya. Hindi, pero kasi may laman na bigla yung sinasabi niya. So, parang, okay. Siya yung nagbibigay ng classroom ambience sa ginagawa natin. Oo. Tsaka siya yung nagbibigay ng ano, ng landas. So, wala tayong landas niya yun. Nagtutunog pang matalino yung ginagawa natin, bakla. Pag nagsalita na siya ng something, nagtutunog baka matalino umalis na sila, yung puro ano. So, ano, huwag kayong aalis kasi next week kasama na namin siya ulit. Oo, kasama na namin siya. Oy, nadagdagan 24 na. Pak! Yes. Pero, yeah. Ayun. So, siya yung, kumbaga sa klase, siya yung professor. And excited din ako kung ano yung sasabihin niyang take niya sa positioning. So, tanungin na lang natin siya next. Kasi iba din yung industry niya. Oo. Kasi so, alam I believe niyo pala. Iba din siyang way ng positioning. I-ano natin. Kasi disclaimer natin. Na naman namin,
Oo, hindi kami kasi kami expert, talaga pero... expert when it comes to marketing, branding, and positioning. Uh-oh. Parang we're just sharing our best practices na hopefully eh, mag-apply din sa iba. Kung ano yung nag-work sa amin. Hindi kami expert sa field na to. Mm-hmm. Oo. Na ilang beses na namin na trial and error sa buhay namin. Yun. Yun lang yung sinishare namin. Na hopefully eh, maging kapaki-pakinabang din sa iba. Mm-hmm. Pero hindi kami expert pagdating sa marketing. Parang play by ear lang kasi kami, pare-pareho kami tatlo eh, play by ear lang. Kung ano yung mag-work, go. Pag hindi nag-work, okay, change strategy next time, ganun. Wala kami formal, ano, wala kami sinusunod na module. Ano lang, trial and error. Pwede, ito yung nag-work sa amin. Yun yung, kasi nagsimula yun naman tong podcast na to na parang chikahan lang kung ano mga pinagagagawa namin na hopefully may makapulot. So, wag po tayong baka may mag-expect na meron tayong module or formal lesson na sinusunod. Wale po kami ganun. Bali, chikahan next start lang test ito. So, disclaimer ulit na. Puro disclaimer tayo. Pagalitan tayo ni Jepoy. So, disclaimer po ulit. Next start kasi itong webinar. So, episode 10 na tayo. So, nag-start itong episode 10. So, nag-start itong webinar na to nang dalang may matututunan. Kasi, nagre-rant lang kami ng mga napapansin namin sa freelancing industry. So, yun yung mga ano, yun yung mga, kunwari, ano ba yung una nating ano, yung mga masyadong demanding sa ano, sa client, or yung naghihingi na bayaran ni client yung fee niya. So, basta yung mga napapansin namin na ligwak sa yung soft skills na madam. Yung mga magpo-post na kung anik-anik na rant tungkol sa client or what, syempre, pag-chichismisa naman namin talo. Ay, nakita mo ba yung post na ganito? Ganyan, keme-keme. Tapos yun na, topic na yung kina-next week on. Ganun lang. So, ang ginagawa namin, dahil nag-chichismisan din naman kami ng ganun, hindi naman namin sinisiraan yung tao. So, wala naman kami agad. Wala naman magita ng pangalan. Very general lang. So, ang gagawin natin, kinukuha lang namin yung general lesson. General topic, tapos ilalesson namin, tapos pag-usapan natin. Para maging siyang tip. Ayun. So, yun nga. Ayun. So, balik tayo sa positioning. Ay, positioning pala yung topic. Hindi pala kay positioning pala. So ikaw, Nizza, how do you parang position ano your keme? How do you position your yourself? Keme. Pag halimbawa may potential client, paano ginagawa mo? Actually kasi yung ginawa ko noon, yung unang ginagawa ko katulad ng sinabi mo kanina. So nakwento ko na to before pero kwento ko mabilis sana. Nagkaroon ako ng client na US politics. Tapos, ang ginawa ko, pinag-aralan ko yung ano nila, yung website niya, kung paano niya gawin, kung paano ba to? Paano siya kumikita, kung paano ko siya pwedeng gawin. So, gusto ko siyang ulitin. Kaya lang, taga-US siya. Tapos, syempre, taga-Pilipinas ako. Baka may ibang rules. So, ang ginawa ko, hinanap ko yung mga website owners na Pilipino. So, hinanap ko yung group na yon. So, sumali ako dun sa group na yon. Tapos, parang ano lang ako, katulad ng sinabi mo, sagot-sagot sa tanong, yung sumasagot ako dun sa mga nagtatanong kapag alam ko, tapos nagtatanong din ako minsan. Tapos, yung tinarget ko yung admin na kinakausap ko yung admin hanggang naging client ko si admin. So, nung naging, ang mga, ano ko na, kunwari, yung mga pasimpleng pitch, hindi siya parang pa-epal eh. Yung parang, dati nung nagsusulat ako sa ganito yung ginawa namin. So, nagkwento lang akong ganun sa mga comments. So, tapos may mga mag-PPM na magkano yung rate nyo, ganun. Ay, magkano yung rate mo? Kasi nakita nila, nagsusulat ako dati dun sa, sa website owner noon. Tapos yun, sa ngayon, meron kaming clients na pag kunwari, may naghanap ng writer, ako na yung tinatag doon sa group na yun. So, diretsyong sa akin na itatag. Tapos, meron akong parang fix na kung ano na yung nagawa ko dahil kilala yung mga clients. So, magkakakilala rin naman sila lahat doon. So, sabi ko, writer ako ni ganito. Tapos, pag nalaman niya, nakita niya na, maayos yung writer nito. Okay na. Parang papayag na siya doon sa ano. Tapos ang dali ng pitching mo, ha?
Oh, madali lang sa akin. Kasi Pinoy eh. Madali lang kausap. Tapos, ma-bundle lang ako. Sabihin ko, ito yung per article ko, pero depende sa dami. Kung gusto mo, sabihin mo sa akin ilan yung gusto mo sa isang araw or ilan yung gusto mo sa isang month. Tapos, bigay mo sa akin yung budget mo. Workout natin yun. Ayun. So, ganun lang ako. Taray. Ayun. Ibig sabihin, andali, parang madali na yung pitching kasi alam mo na kung ano yung packages mo or alam mo na yung services mo. Tapos, nag-direct approach siya na kailangan niya ng ganito. So, mabilis na. Ang ginagawa ko naman, may iba-ibang strategy depende sa kung saan galing si client eh. Halimbawa, galing sa platform. Mm-hmm. Tapos, invite. Sabi niya, ito, magsisend siya ng invite for a TC position. Tapos, sasabihin ko, usually kasi ng invite na nare-receive ko is per hour. Eh, nag-switch ako or nag-switch na ako into a per transaction basis para I can accommodate as much client as I want. And kasi iniisip ko mag-expand eh. Ang hirap kasi, although dati binala ko na mag-train ng mga TC para lang matuto sila ng transaction coordinator, makapaghanap ng client, pero alam kong suntok sa buwan to kasi majority ng TC ng clients na kailangan ng TC, gusto nila may experience. So, paano kahit pa nag-train ka for TC, may tinrain ako, mahihirapan pa rin siyang makahanap. Makahanap pa siya sobrang baba. Babarating siya kasi wala siyang experience. Tapos hindi, medyo conservative magtiwala ang mga realtors eh pagdating sa ganyan. Pag alam nilang wala, pag sinabi mo wala kang experience or alam nilang wala kang experience, hindi ka nila bibigyan ng mabibigat na trabaho. Parang ina-undermine ka nila. Pero it's the culture eh. Parang hindi ka nila bibigyan ng full TC responsibility kasi contracts to eh. Hindi naman sa dahil wala lang silang tiwala sa inyo. Maingat lang sila kasi contracts yun. Konting pagkakamali, pwedeng mag-break ang deal. So, naisip ko na mag-transition into per transaction para so I can accommodate as much client as I want para in case na dumami siya, pwede na ako mag-hire pa isa-isa ng someone hanggang sa matrain din sila into TC until pwede na silang pakawalan at mag-TC na silang mag-isa. Diba? So, may marireceive akong invite per hour. Tapos, napakaikli lang ng proposal na sasabihin ko. Like, I believe you've already seen my profile. But just a short introduction. I've been working as a TC for this number of years and these are the states that I've worked with so far. Yon, tapos i-enumerate ko lang yung mga states na hawakan ko na. Tapos next paragraph is, let me know when you're available for a meeting to discuss how can I be of help or something to that effect. Ganun lang. Tapos next, ano lang yon, parang first paragraph, mga one or two sentences lang. Tapos next paragraph is, invite ko siya agad ng meeting. Mas gusto ko na kakausapin ko muna siya bago ako magsesend talaga ng formal proposal. Bakit? Gusto kong ma-assess kung gaano kalaki yung office niya, kung gaano karaming transactions ang or kung gaano karaming deals ang meron sila sa isang buwan. Para, kasi doon magbabase yung decision ko pagdating sa rates eh. Kung hindi naman kalakihan na office at konti lang naman yung transactions nila, bakit ako maniningil ng malaki, diba? Masabihin, masyado naman akong ambisyon. So, or baka mamaya nagsastart pa lang tong realtor na to. Tapos isingil ako agad ng mahal. Eh, baka ako pa maging dahilan ng ikalugi nito. So, ang positioning na ginagawa ko is very, very short introduction na independent TC ako. And then next is meeting para makausap ko siya. Yun, pag nakausap ko siya, kapag nagkayari kami, tsaka ako magsesend ng proposal na. Yung formal proposal in PDF. Sabanggit yun kanina, meron akong parang template na, pero hindi as is yun, napapalitan lang ang pangalan eh, isesend mo na ng pare-pareho. Hindi. Nagbabago yung services offered para mag-match dun sa need ng office. Depende kung paano in-explain ni client yung office niya, kung gaano kalaki, ilang deals per week or ilang deals per month. So, nagbabago pa rin, pero konti na lang. Kumbaga, madadagdagan, mababawasan yung services na nakalista dun at saka yung rate magbabago. So, ganun yung ginagawa kong positioning kapag invite from platform. Tapos, yung kanina naman, pag naman ako yung direct na mag-a-approach na nasa mga contacts ko,
ganun din, short email lang na nakwento ko din kanina kung paano yung direct email na pitching na ginagawa ko. So, yun yung pangalawa. Ano pa ba? Basta ang importante, alamin mo muna bago ka mag-pitch talaga na yung totoong pitch ng sweldo at services na kaya mong i-offer, pagsalitain mo si client at pagkwentohin mo kung anong klaseng business meron siya para alam mo kung saan mo ipapasok ng sarili mo. Kasi kapag sinimulan mo siya ng, I'm this, I'm that, this is the things that I can do, blah, 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 hala, lahat na ng certificates mo nilagay mo, eh hindi pala yun yung kailangan ng office niya. Madali lang sabihin na, edi wale. Hindi, ikaw yung kailangan niya. Para alam mo, maa-adjust mo yung sarili mo sa kailangan niya. Kasi pag ikaw yung unang nagsalita na pag-proposal mo pa lang, pak, pang Miss Universe na yung proposal mo, daming sinabi, tapos hindi pala yun yung kailangan niya. Mm-hmm. Eh di, hindi ka nabigyan ng chance na mag-adjust at i-present yung sarili mo ng maayos. Kasi dun pa lang sa mga sinabi mo, na-judge ka na ni client. Na ito lang yung kaya mong gawin kasi ito lang yung sinabi mo. Ayoko na sa'yo. Ganun. Imbis na siya yung gina-judge mo, ikaw yung na-judge. So mas maganda parang ilihis mo yung usapan para siya yung nagkikwento. Siya yung tatanungin para, mo ganun. Para alam mo kung yung mga hindi man niya halimbawa kinuwento niya yung business niya ganito ganyan ganyan. Hindi niya alam na kailangan niya pala yun, pero dahil sa kinuwento niya sa iyo, pwede ka pa mag-suggest sa kanya na kailangan niya pala yun. Boy, yung isa kong kasi lang ang hinayin niya. So, lang hinayin niya. Actually, ito yung mga invite before, tapos na-replyan ko after a few days. Tapos, okay, fine. Tapos, mag-i-email ulit na parang, are you still available? Ganyan. Wala na naman daw silang TC. So, hindi ko bakit hindi nag-work yung previous TC nila. Although, I believe na para alam, para kumbaga maiwasan mo na yung pagkakamali ng previous TC. Pero, hindi ko na kasi inuurirat eh, na nahiya na ako magtanong. Baka sabi masyado akong chismosa. Pero yun, ngayon, TC hinayin niya. Tapos, nung pagpasok ko sa business, edi in-explain niya, TC, okay, TC, kailangan mo pala eh. Tapos, pagdating ko doon, after a week, na-realize namin pa sabay na hindi lang pala TC kasi ang kailangan niya. Kailangan niya ng office manager. Kasi silang mag-asawa, pareho silang realtor. Pero si lalaki lang, yung nag-active talaga as a real estate agent. Si babae, siya yung namamahala sa back end. Eh, license din siya. Hindi niya ma-practice yung license niya kasi siya yung namamahala sa back end. So, hindi lang TC yung kailangan nila. Kailangan nila ng office manager. So, sige, sabi ko, mag-a-adjust ako. Fine. So, hindi na ako TC ngayon. Office manager na. Tapos, unti-unti, tinatransition niya sa akin lahat ng ginagawa niya sa back-end para daw, siguro after a month, makakapag-rampa na rin siya kasama ng asawa niya for expansion. Tapos, ito si client na lalaki, every morning, siya mag-isa yung nagsispend ng oras para magtawag ng client, mag-ISA. Siya nag-ISA mag-isa. Tapos hapon niya sineset lahat ng appointments niya to meet clients. So syempre sayo yung half day na nasa opisina siya na nagtatawag, di ba? Tapos doon din niya na realize na kailangan niya na ng ISA. So naghahanap, sabi niya, I want you to look for an ISA for me. I want someone you can trust. O eto na naman po tayo. Magre-refer na naman ako. Wag lang sana akong ipapahiya at susugurin ko sa bahay. Sabi niya, look for someone, sabi niya. I won't search na, sabi niya, in Upwork. I want you to look for someone for me. Someone you know, someone you can trust, someone you know who can do the job. So, naghahanap pa, nag-iisip ako ngayon kung sino mare-refer ko na nagmamatch sa personality ni client para, alam mo yun, alam ko mag-work at saka alam ko may integrity. Okay, nalayo na tayo sa pitching. Pero, yun yun, parang kahit nandun ka na sa business, yun, ang gusto ko lang i-point out is kahit na-hire ka na, hindi pa rin mawawala yung positioning. Kasi pwede ka pa rin mag-move around sa loob ng business ni client. As long as aware ka at inaaral mo yung business niya, nakikita mo kung saan ka pa mas kailangan na mas makakatulong. It could mean an additional income for you and it could mean an additional
task, additional skills that you can hone, additional skills that you can learn. So it would still be a win-win situation. So yung positioning, hindi siya natatapos after mong makuha yung trabaho. Kahit nakuha mo na, you still need to position yourself anytime na magkaroon ng opportunity. Katulad yan, si client, tisi lang hinay niya, tapos kailangan niya pala office manager. So tingnan mo, every month, iniinteresan niya ako ng $1 sa rate pack. And I, thank you. Yun lang. O, yun lang, madam. Type ka ng type dyan. Charot. Sorry, yung client ko nag-message. Diba? So, kung may mga ano, may mga tanong-tanong kayo dyan, i-post nyo lang. Si Raulo to si ano. Ay, sorry. Si Raulo to si Jane. Sabi niya, Madam Yen, paturo din po ng positioning. Ha? Oo nga, nakita alam ko, iniisip nitong babaeng to. Alam ko yung positioning na iniisip nito. Kaya hindi ko sasagutin ng live. Mamaya i-PM na lang kita. Baklang to. Ibang positioning yung tinutuwagan na nararamdaman ko. Huwag mong tawagan. Wala siyang boses. True. Diba? Alam ko yung tinutukoy niya na positioning ni Jane eh. O ano pa ba? O, puro so, kilay na. Pala, mabenta yung kilay mo, madam. Kaya naman pala yung ano, kaya naman pala yung unang pasok ni Madam Jane sa ano, sa chat namin, eh ganun-ganun agad bigla. Oo. Alam mo na yun? Siyempre. Oo. Kasi na-train ko na yan. Ako na naman may kasalanan. Aral na sa akin yan, te. Uy, baka ma-turn off sila. Oo nga eh. Sige, diba? Madam, ikaw yung tinagsalita tapos na inaklak na. O, diba? Sige, go lang kung may idadagdag ka pa sa mga pinagkukuda ko. Kasi yun lang naman eh, personal experiences lang yun. Ano? Ay, sorry naman. Sinabi mo na eh, nag-agree lang ako. Oo. So, yun. Uy, may nagsabi informative. Oo. Kasi yung industry mo, industry, at saka yung iniwanan mong track records, hindi mo na kailangan maghirap ng position eh. Hindi ka tulad sa amin, sa field ko, na kailangan mo talagang makuha yung trust ng client bago kanya pakinggan. Ano, kaya siguro kung napapansin nila, wala akong mapabigay masyado dahil nag-a-agree lang ako sa'yo. Kasi nga, sa writing, yung katulad ng portfolio lang tapos lahat, na usapan eh. Oo. Sinabi ko nga sa training, yung blog ko lang at saka yung portfolio, kahit hindi updated, binibigay ko sa ano sa client. Oo, okay na. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Oo, tapos pag nilakihan ko yung... Kasi agad, sa writing kasi, alam mo na agad yung kailangan pag sinabi niya sa'yo eh. So, kailangan niya ng article sa website. So, yun lang yun. So, kailangan niya ng audience. Kaya kailangan niya maglabas ng... ano. So, yun lang. Kaya pag ano, nilabas... Ay, ano na? Kaya pag nilatagan mo siya ng price, kahit mahal, pag nakita naman niya sa portfolio mo na kaya mo siyang, ano, kaya mo siyang pangatawanan, and siya naman yung namili, siya yung nag-okay. Tapos na yung usapan, di ba? Tapos na yung usapan. Oo. Sa amin kasi, kailangan mo munang i-prove na may alam ka. Alam mo yung ginagawa mo. Oo, na alam yung ginagawa mo. Course, kaya nga, mas gusto kong kausapin, yun talaga agad ang pitch ko, ang positioning ko is yon. Tapos, dagdag pa pala sa positioning, nabanggit na to sa mga previous daldala natin before with Jeff, na another positioning ko is, may mga clients kasi talaga na namamahalan service mo. Kasi, it's either yung previous na nakuha nila is mas mura talaga sa'yo na providing the same services, or narinig nila sa kaibigan nila na ganito yung binabayad nila sa VA nila kahit magkaiba naman yung job description, so ina-expect nila ganun din yung ibabayad nila sa'yo. Ang ginagawa ko, nagbibigay ako ng trial or ng parang transition period na nandun sa proposal ko na, halimbawa, during the first two weeks to one month, ganito lang yung rate na ibabayad mo sa akin. Or pagdating sa transactions,
ganito yung rate ko for the first 5 transactions kasi I believe I will still have a lot of questions for you kasi hindi pa ako familiar sa office nyo. Pero after 5 transactions, magkakaroon kami ng renegotiation and reassessment kung may karapatan ba akong bayaran niya ng ganun sa rate na hinihingi ko, kung naging okay ba yung trabaho ko dun sa first 5 transactions. Mm-hmm. So, ganun ko i-position yung sarili ko. Nagbibigay ako ng trial period para lang mapatunayan ko sa may kanya ganun na din sa amin. Alam ko yung ganun sinasabi ko at alam ko yung ginagawa ko. May ganun din sa amin. Pag kunwari, reluctant siya magbigay ng budget or kunwari naloko siya before, pwede ko sabihin, kunwari, liit kasi ng budget niya, tapos kunwari, half lang nung rate ko. Ang gagawin ko, kung talagang gusto ko siyang tulungan, depende dun sa business niya, kasi kung gusto ko siyang tulungan eh. So, hindi sa perang ibabayad niya. So, kung gusto ko siyang tulungan eh, alam ko may growth dun, ang gagawin ko, kukunin ko doon sa budget niya. Tapos sasabihin ko, ito kasi talaga yung rate ko. So, gagawan kita ng 5 article or kung ano yung ano niya. Mm-mm. 5 article dyan sa budget mo. Pero after nun, pag nakatulong yung articles ko, mag-uusap tayo ulit. Pag-uusapan natin yung budget. True. Yung rate ko or meet halfway tayo. Ganun man lang. Mm-mm. So, i-ano mo lang din yung sarili mo. Kailangan mo lang din ng adjust, confidence adjust din pag may time. Mm-hmm. Huwag masyadong matigas. Kasi, hindi po pwede yung... Hindi kasi po pwede yung magseset ka ng fix. Madam Zeno? Oo, hindi pwede yung fix. Tapos, diba? Ipilit mo na lang bigla. Hindi pwede yung magmamatigas ka sa fix rate mo ng ganito na hindi pare-pareho yung sizes ng office na pagsisilbihan mo or magiging client mo. Hindi pare-pareho yung needs nila. So, adjust din pag may time, di ba? Hindi, ganito yung rate ko, $20 per hour. Take it or leave it. Wow! Eh di wow. Oo. Tapos yung palang ganito, madam. Tapos ganito, madam. Pag hindi niya binigay, magagalit or ka pa. Sinabing hindi, magagalit ka. Tapos ipopost mo sa groups. Diyos ko, hindi ko talaga matanggap yung mga ganun. Yun talaga yung... inis na inis. Although may mga ko. Ganun din akong experiences na usually sa friends ko na lang sinishare. Bawa may isa akong kausap na client. Ay, te. Hindi public post. May pa-public post, ha? Diyos ko, ang questions niya pang Miss Universe, may pagka-paralegal na about contracts, about state-specific rules. So, ako naman si bonggang research, mga bonggang sagot naman. Tapos, bakla, ang offer ni kuya mo. Parang mas mabab, parang kapareho lang ng rate ko nang nagsimula ako maging BA. Few years ago, parang, ano to eh, babalik mo ako doon. Diba? So, walang masama, pero wag mo na sanang awayin pero si client. Pero dinecline ko siya. Oo, decline mo na nice maayos. Way, nasabi ko, I'm sorry if the budget doesn't work for you. I understand that you're working on a budget. Pero I also have a budget. Ganyan yung ginagawa ko eh. So, I also have a budget and I invest on my craft. Mm-mm. Sabi ko parang, syempre, nagbabayad ako ng domain ko para yung email address ko maayos. Nagbabayad parang, ako na yung, kung anik-anik dyan na. As much as I want to help you, sabi mo sa kanya, as much as I want to help you, hindi aabot sa budget, sa monthly budget namin ng family, yung ibabayad mo. Actually, so, hindi yun yung nare-reason ko eh. Hindi monthly budget ng family. Ang inire-reason ko, I also invest on my craft as I want to be at par, sabi ko, and competitive, not just in my country, but globally. Sabi ko, I spend on my computer, my equipment, I have 3 internet connection subscription, I pay for my VPN, I pay for ganito, ganyan. Parang ganon, pag tinanong lang ako in-depth, ha, pero pag short explanation lang, I also invest on short. The things, I invest so on my home office, I invest on a competitive home office setup, so, kineme, ayun. Tapos, so, okay naman, naging wali naman kami ng masaya. Ang pwede mo siyang sasabihin niya pa, ng kung meron kang kilalang VA na okay sa ganitong ayun budget, yung, let yun me yung know. Sasabihin ko. Pwede mo siya i-decline, tapos pwede ka mag-refer. I-refer mo yung ibang friends mo na nagsistart pa lang, na alam mong kayang gawin yun. So, nakatulong ka na sa friend mo, natulungan mo pa yung client. Kasi,
kapag dinecline mo ng galit ka, tapos pinost mo sa groups, kasi it says a lot about you. Hindi din at sa lalabas client, yan sa about you. Google search. Ugali mo. Lalabas yan. Oo, true. Sa search. Tapos pag kunwari sinerge ka ng client sa Facebook or sa... Lalo na nakapublic yung group na pinagpostan mo. Mpa, kawawa ko. Maria. Okay. Ah, oh, madam. Mm-mm. Ano? Pinamessage na ako ng mga timekeeper. Ayan, tapos na tayo. Oo. Sige, yun so, lang naman. Hindi pero... na tayo magla-last word dahil yun na rin yung... Nandun na lahat. Ano, nandun na lahat. But so, if you guys have questions, you can always reach out to us. Pwede kayo mag-comment lang sa ilalim nitong ano na to, live keme na to. You can send us a message. Ayun. Yun lang. We're willing to answer naman. So, katulad ng sinabi namin kanina, ang next topic natin, sana nandyan pa kayo at hindi kayo na-turn off. ang topic ako talaga nakaka-turn off dito week. So, ang topic natin next week is entrepreneur versus employee mindset in freelancing. So, ano ba yun? Bakit may mga entrepreneur mindset at bakit merong employee mindset? So, kung naalala nyo yung nag-viral na si Ate Donut, yung sinabi niya na yung time ba ng worth, worth ba ng time mo is yung one buy one take one donut lang? Diba maraming nagalit? So, maraming nagalit na masa, pero ang sinabi niya, yung mga may entrepreneurial mindset naman daw yung target niya. But, may mali siya sa marketing niya dahil yung mga entrepreneurial mindset, hindi na naman na talaga pipila doon. True. So, may mali siya sa marketing and pag-usapan natin kung anong difference nun sa freelancing naman. Kung ano yung entrepreneurial mindset at ano yung employee mindset and kung saan ka mas mag-sasucceed at saka kung paano mo mararating yun based kung nasaan ka na ngayon. So, true. I-encourage namin kayo na next week sana mag-share kayo sa comments. Kwentuhan naman tayo para hindi lang kami yung nagsasalita. Hindi sa kilay lang kayo nagko-comment. Charot. Joke lang. Huwag nyo. Huwag nyo minamit. Kinukonsinti nyo pagkikilay ni Nisa eh. baka next week blue na yung kilay. Kaya joke lang. Ayan. So. Oh, diba? Yun. So, encourage namin kayo sumali. Tapos, yun. See you next week. Yes. See you next week. Tsagayin nyo kami ulit. Umabot kami ng 10 na kalain mo. So, diba? Thank you sa mga nanood. Lang. Hindi na salamat sa mga viewers. Nagtsaga sa amin. Hindi na kami 3 viewers. Hindi, dati 4 tayo, diba? Tapos yung tatlo, ikaw din, ako din, tsaka si Jeff din. Yung lang pala. Oh, tapos yung pala, pinukas ng asawa ko. Tapos asawa ko na yung isa. Ayan, so, hindi na kami 0 viewers. Salamat sa mga nanonood. Yay! 2 digits na! See you next week! See you next week! Bye-bye! Sige, bye-bye! Ayaw.